Gibbons, inanakaut ni Magsayo si Ray Vargas. Sabi ng MP Promotions President Sean Gibbons na inanakaut ni Mark Magsayo ang kanyang makakalaban na si Ray Vargas para sa kanyang unang pagdepensa ng kanyang pandaigdigang titulo na WBC Featherweight sa Alamo Dome, San Antonio, Texas, USA sa July 9. Maski hindi na knockout ni Magsayo ang huling nakalaban niya na si Gary Russell Jr. na ipinanalo niya via majority decision, ay tiwala pa rin si Sean Gibbons na tatapusin ni Magsayo ang sunod niyang kalaban na Mexican unbeaten at former longtime super bantamweight champion na si Ray Vargas. Base sa naging laban ni Magsayo kay Russell, nasabi nga ng Now Boxing na kulang si Mark Magsayo ng killer instinct ni Manny Pacquiao. Kasi isang kamay na lang ang ginagamit ni Russell ay hindi pa niya sinugod ng sinugod at tapusin sa knockout. Kung si Manny Pacquiao daw ito ay uulanin na niya ng suntok at tatapusin ang kanyang kalaban. Dagdag pa ng Now Boxing na para daw maging global superstar si Magsayo katulad ng kababayan niyang si Pacquiao ay kailangan niyang maging matapang, maging exciting at tapusin ang kanyang kalaban. Pero syempre madulas kasi ang estilo ni Gary Russell Jr. na hit and not to be hit na karamihan estilo ng mga itim. Hindi tulad ni Ray Vargas na Meksikano na mahilig sa harapan kaya mas madaling patamaan. At isa pa malamang na nagbase si Sean Gibbons sa hula niyang inanakaw ni Magsayo si Ray Vargas dahil tatlong beses nang bumagsak si Ray Vargas sa kanyang pro boxing career. Unang bagsak niya ay mula sa Pinoy boxer na si Sylvester Lopez noong November 2014. Bumagsak din siya sa taga Dominican Republic na si Manuel Gonzalez Garcia sa round 2 noong September 2015. At pangatlong bagsak niya ay galing naman sa taga Venezuela na si Franklin Manzanilla. Parehas na nasa super bantamweight na ganap ang mga bagsak ni Ray Vargas at si Mark Magsayo ay mas mabigat siya at matagal ng featherweight fighter. At nakuha pa ni Mark Magsayo ang Knockout of the Year Award ng PBC sa malupit na knockout niya kay Julio Ceja. Sumisikat na nga ang pamatay na kanan ni Mark Magsayo sa Amerika. Itong April ay tutungo ng muli sa Amerika sa Magsayo at sisimulan na ang kanyang training. At kung nung nakaraang punta niya sa Amerika ay tinupad niya ang kanyang pangako na hindi siya uuwi ng Pilipinas, na hindi siya world champion, ngayon naman ay sinabi niya na hindi siya uuwi ulit kung hindi naman siya maging unified featherweight champion. Ang mga kapwa champion ni Magsayo sa featherweight ay ang taga-Espanya na si Kiko Fernandez. May hawak ng IBF belt, may kartadang 43 wins with 30 knockout, 10 losses, 4 knockout losses at 2 draws. Ang ma-action na Meksikano na si Emmanuel El Vaquero Navarrete, may hawak ng WBO belt, may kartadang 35 wins with 29 knockout at 1 loss. At isa pang Meksikano ulit na si Leo Santa Cruz, may hawak ng WBA super belt, may kartadang 37 wins, 2 losses at 1 draw. At si Lay Wood na isang Briton, may hawak ng WBA regular belt, may kartadang 25 wins with 15 knockout at 2 losses. Sa mga champion na ito ay si Leo Santa Cruz daw ang uunahin niya dahil siya ang pinakasikat sa mga ito at magandang laban daw para sa kanya si Santa Cruz dahil hindi umaatras ito. Kaya magiging fight of the year daw ito, sabi ni Sean Gibbons. Pinakahuli na lang daw niyang kakalabanin ang gusto ng mga Pinoy na makatapat niya na si Emmanuel Navarrete. Tama naman dahil tingin ko na pinakamahirap nga nakalaban si Navarrete dahil sa pagka-punching machine nito, napakahaba ng galamay at walang kapaguran. Sa ibang balita sa boxing, Yumir Marshall target ang gold medal sa 2024 Olympics at target din ang world champion. Sinabi ng promoter na si Sean Gibbons na lalabang muli sa pro boxing sa pangalawang pagkakataon si Tokyo Olympic bronze medalist Yumir Marshall kontra kay Isaiah Hart na may record na 6 wins with 4 knockout, 2 losses at 1 draw sa April 9 sa Las Vegas, Nevada, USA. Ipinanalo ng 26 years old na Sambuang Genyo na si Yumir Marshall ang kaisa-isa at unang laban niya sa pro kontra sa Amerikanong sa Andrew Whitfield via unanimous decision. Target ni Yumir Marshall na makuha ang gold medal sa 2024 Paris Olympics kasabay ng layunin din niyang ipagpatuloy ang kanyang pro at kunin ang pandaigdigang titulo sa middleweight. Naniniwala ang kanyang promoter na si Pacquiao na nakay Yumir Marshall lahat ng kinakailangang katangian para maging world champion sa professional boxing.
Wala pang nakaka-gold medal sa boxing sa Olympics na Pilipino. Kaya kapag nakuha ni Yumir Martial, ay sisikat siya ng gusto sa Pilipinas. At maging world champion pa, ay mas malaking kasaysayan ito para sa kanya. Hanggang dito na lang mga idol. Paki-like, comment, share itong video at paki-subscribe ka na rin dito sa akin channel. Maraming salamat sa panonood.